Hello mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ano? Ayan, yung ating pong Vice President Inday Sara Duterte, binisita na po, dinalaw na po. Ito pong naapektuhan ng landslide dito po sa Davao de Oro, mga kababayan. At ang kagandahan po nito, meron po tayong Davao Satellite Office na kung saan po, maaga po na nakapagpadala ng tulong ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Pero bago po yan, alamin po muna natin kung ano po ba talaga ang nangyari dito po sa paghuho ng lupa diyan po sa Davao. Ito na po mga kababayan. Nakunan ng video ang paghuho ng lupa sa Moncayo sa Davao de Oro na kumitan sa buhay ng 7 tao. At ang taong kumuha sa nasabing video kasama sa nabaon ng buhay, si Alan Francisco sa detalye. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Mount Diwata. Binavlog pa ni Romil Gumatin ang pag-ulan sa kanilang lugar sa Moncayo, Davao de Oro kahapon. Kitang-kita rin ang kalbong bundok na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Pero hindi nagtagal. Ito na ang mga sumunod na eksena. Nakunan niya ang sunod-sunod na paghuho ng lupa sa tapat ng kanilang bahay. Pero ang mga video na yan, huling sandali na pala ni Romil. Kasama si Romil at anim pa niyang kaanak sa natabunan ng landslide. Lahat sila nabaon ng buhay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay. Kita rin sa video ang tipak ng bato at kapal ng lupa na dumausdos mula sa bundok. Yero na lang din ang makikita sa kanilang bahay. Sunod-sunod ang paglabas ng mga na-retrieve na bangkay. Isa ang sugatan sa landslide habang pinaghahanap pa ang apat. Lumalaki yung landslide. Ibig sabihin, magalaw ngayon ang lupa. Kaya temporary stop muna nila ang pag-rescue. Ngayon, hindi pa nila makumplit sa akin yung mga pangalan. Dahil sa insidente, nagpatupad ng force evacuation sa mga apektadong lugar. Kansilado muna ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Moncayo ngayong araw. Ilang araw nang binabayo ng pag-ulan ang Davao Region dahil sa weather system na Shoreline. Alan Francisco para sa... So yan po mga kababayan, ano? Grabe po talaga yung nangyari na ganyan. Ano? Siyempre... Ito po yung maging babala po sa ating mga kababayan na yung mga malapit sa mga kalbo na kabundukan, pagka may mga ganito na po, gumuguho na, lumikas na po agad tayo para din po sa safety po, ano? Safety po natin at ng ating pamilya. Sana nga po ay ito hindi na, hindi na po ito maulit pa. Ito po isang magsilbing aral po sa ating mga kababayan, ano, na hindi po talaga natin kakayanin, mga kababayan ko, kung ano ang takbo, ano, magiging hatol ng kalikasan. Ayan. So, dahil nga po sa balita na yan, mga kababayan ko, yung ating pong Vice President Inday Sara Duterte ay agad naman pong nagpunta dyan po sa Davao de Oro para na sa ganun po makapagpadala po ng mga tulong sa pamilya, mga bigas, kung ano pong kailangan sa lamay. So, ito po mga kababayan, tunghayan po natin ang video ng ating Vice President Inday Sara Duterte. At ganito po talaga magtrabaho yung ating VP Sara Inday Duterte. Napakabilis po ng aksyon. Ito na po yung video mga kababayan. Nagdala tayo ng bigas para sa lamay. Then, nagdala din tayo ng cash assistance para sa pamilya ng mga namatay. Complementary tayo sa tulong na ibinigay ng local government ng Moncayo sa mga relatives ng mga namatay. Supplementary and complementary din tayo sa tulong kasi nasa government hospital sila. So, kung ano yung mga kulang, pwedeng punuan ng Office of the Vice President, Davao Satellite Office. Ang unang-una talaga na advice natin sa mga tao kapag malakas ang ulan ay preemptive evacuation kung nandoon sila sa hazard-prone areas. So yun yung unang-unang advice natin sa kanila. At sundin nila kung ano yung instructions ng
local disaster risk reduction and management response teams nila kung nasaan yung mga evacuation centers nila. And third is yung ating municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, dapat meron silang mapping ng mga areas na likely bumabaha at nagla-landslide kapag malakas ang ulan. Kapag dumadating na yung report kung nasaan yung area at ilan yung mga affected families, nagbibigay ng relief operations ang Office of the Vice President, Davao Satellite Office, and yes, apektado din even doon sa Davao City, meron din namatay dahil sa landslide. So ayan po mga kababayan, ano? Malinaw po, ha? Malinaw po mga kababayan ko na talagang tuloy-tuloy, ha? Yung pagtulong ng ating Vice President Inday Sara Duterte dito nga po sa ano, dito po sa mga naging biktima ng landslide, ha? Habang malaking bagay po 'yun na yun pong ating Office of the Vice President ay nandoon. Mabilis po ang aksyon. At dahil nga po dyan sa mga pangyayari na yan, tinatanong naman po ng iba natin mga kababayan Pilipino kung nasaan naman po ang Pangulo. Ano? Dahil nakita po natin itong nakaraan, umattend daw po ng concert mga kababayan. Umattend ng concert ang Pangulo. Sabi nga po ng ilan sa mga kababayan natin, pag sa concert-concert, talaga pong laging handa. Laging ready. At napaulat pa nga po na presidential chopper po, ha? Ang ginamit po nila dito, papunta po dito sa venue. Panoorin po natin itong maikling video mga kababayan ko. Ito po hindi akin, ano? Hindi ramlamang. Ito po ang may pamagat po ito, Party Party Boy, present in concert, absent in disaster. Ito po mga kababayan, ipi-play po natin sa inyo para nang sa ganon makita ng ating mga kababayan Pilipino. Ito na po. Wala lang po itong volume mga kababayan. So ayan po, kung makikita nyo, dumating po ang Pangulo. Sama po ang First Lady mga kababayan. At hindi naman po, no? Parang wala po eh. Parang hindi na to katulad dati, no? Ngayon. Kitang-kita nyo, nandyan po yung First Lady. Sila-sila lang, parang mga ordinary yung tao lang. Ano? Hindi katulad po ng ating Tatay Digong na talagang pinagkakaguluhan mga kababayan ko. Kung saan man siya pumunta. Dito po sa larawan na to, wala po eh. Hindi po natin nakita yung excitement na ng mga kababayan natin Pilipino na makita sila sa ganitong mga konsyerto. Kasi sa ngayon po, kung ano po yung pinaka-importante po kasi dito ay kailangan po kasi doon po sa pinakamahirap na kalagayan ng ating mga kababayan Pilipino, nandun po kayo. Wag lamang po dito sa mga party-party na to, sa mga concert na to, dito rin po sa concert na to. Sabi po ni Coldplay dito, talaga nga napaka-traffic ano, dito sa Metro Manila. Ilang oras yung binilahin nila para makarating sa venue. Ha? So ito po ay sampal din. Ano? Kasi nandun ang Pangulo, tapos sasabihin nung nag-concert na napaka-traffic. Diba? Parang napahiya pa siya doon. So muli mga kababayan, yan lang muna po sa araw na ito. At nawa po ay ulitin ko, lagi po kayo mag-iingat, lalo-lalo na po. Yung mga kababayan natin na malapit sa kabundukan, sa mga ilog, at pag may mga bagyo, lumikas na po kaagad tayo. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ako